diba? Like tournament draft to. Yung kanina is the usual 3 bans, like the normal one. Pero it's still okay lang. May di naman sa bans natin makikita yan, sa picking talaga. So, with regards to that one, nakikita natin yung lineup ngayon. JP, Lord Hades, Fenny Cutie, Kiluwash, and Kayacutie sa Aura. Kayacutie sa Aura, di ba? Medyo mahirap. Mayroon pang ito, Kayacutie. Kayacutie. Execution man ito, Maxi. Ayun na nga, si Zapdu. Kelra, parang kinala ko ito kung Albi Senpai na to. And... Zapdu? Eh, alam ko si Zap, si Chuck na to eh. Lahat eh, si Colby Senpai, tapos si Vivi. Para sa side ng creation. Vivi, oh wow, this is going to be a Benedetta first pick para sa side ng Aura PH. Good pick para sa kanila, Westling. It's going to be locked in by Team Execration na. Oh, maganda tong ano eh. Yung new lineup ng Exe, si Zap, no, hindi na masyado nag-hyper carry. Nag-focus na siya as a tank for support. Ah, as in nakikita natin ngayon kung paano yung ano, yung parang pag-adapt nila since 'di ba nakilala si Zapdos na parang ultimate assassin from the previous MPL seasons. Like sabi natin season 1 pa. Ngayon talagang hybrid na siya kumbaga. Hybrid na, iba-iba na yung kaya niyang gamitin. Ibang-iba na. Pero syempre naman ang follow-up pick ng Aura would be the Tams and Lahulahu. Nako, this is a strong side lanes para sa side ng Aura PH kay Y2K. Thumbs with the Cotterant Inferno, the regeneration is real with that execute. Super deadly while si Benny Cutie with the lapu-lapu. Ito naman natin kanina, no? Dun sa huling laban ng championship natin, yung lapu-lapu talagang kayang mag 3 versus 1. While sa side ng Execration, Esmeralda and nako si Hilda has been locked in. Hilda, yun ang sinasabi natin kanina. Yung sinasabi namin ni... Sinasabi natin ni Ate Bim nyo kanina pang visit na Hilda, pero I don't know if this Hilda is that one, but pero syempre si Hilda kasi isa sa mga hero yan na level 1 pa lang is sobrang sakit na. Like it can really bully you as early as 30 seconds in the game. Kaya na bullyin ni Hilda. She can invade, she can at least parang i-push back yung experience mo. Ang daming possibility, di ba? Totoo din. And actually, kay Y2K, no, there's still the possibility na itong Hilda na to is going to be their main tank. Kasi, on the current meta, Hilda and Johed is literally used as a jungle counter. No, most of the time, dun yan tatambay, pinaprioritize yung passive niya, yung shield ka and regeneration kapag nasa loob ng damuhan. Whilst aggravating yung hyper carry ng kabilang side. So, etong Execration already has a good lineup ready against Aura PH. Oo nga eh. As we can see, yung mga last bans sila na medyo halata ng onte, ito natin harit. And ang ating mayawagang shining, shimmering purple. At syempre, Valier will be picked for Execration. Tingnan kung paano ika-counter ng Aura and their hovering Kagura for more crowd control burst and kahit pa paano meron silang someone that can really position himself for more damage, di ba? Maraming thinking about kuha pa sila ng Kagura dito because as far as I can see, wala silang hero na merong retribution unless etong Sylvana is going to be a tank with the retribution. Pero I'm still doubting, no? This is a side lane Sylvana or a tank Sylvana. But I think this is a tank Sylvana or support Sylvana rather. Your team is picking. Oh, walang retri? Titignan natin yan. Pero again, mali mo, nag-experiment ni yung Aura for new possibilities sa hindi na kailangan ng retribution. Pero if someone will retry talaga sa side ng Aura para sa akin, that would be the Benedetta. Para sa akin lang, ha? Yes. Like, personal lang. Benedetta talaga, actually. Dapat lang yan ng retribution sa side ng Aura PH. While Xbox Execration dito might go for the triple mage setup, Balir, Chang'o and Esmeralda, while si Chang'o natin is being highlighted pa lang, diba? Hindi pa nalalaki. Pero may possibility na kunin nila to. Pero hindi. Siyempre, they would want to go for a strong side lane instead. Yung makakasabay nga naman sa lapu-lapu at dun sa ating thumbs.
Kuya Yushong, back in the table ngayon mga kaibigan. Pero syempre, this is the show match between Aura PH and Execration for hashtag TNT Saya Games. This is a best of three and still anything can happen ulit. And who knows? Panalaman natin if Aura or Execration will get the first game. Kuya Baymax, anong masasabi mo based on the lineup? Ako, I'm thinking that Aura PH would have a big problem against Execration. Execration for hashtag TNT Saya Games show match. Let's go! Oy, 4 minutes agad! Napakabilis! Nako, talaga naman tuloy ang bakbakan natin dito with the searing torrent to try and blow away the enemies. Pero talaga nga habulin dito ng member ng Aura PH o member ng Execration. Tapos may gilid natin, Lord. He is fightful down, pero disengage lang din muna. Eto man still on the chase. Benefit is left alone. Pero 1-1 tayo early on to the game. 2 minutes. Execration and Aura PH gold lead. Hawak ng Aura 6,000 against 5,300. While sa top lane, Execration is busy taking down that golden plate. That is already an additional 300 gold para sa kanilang side. Pero Colt is in 5x4 down. Pero fully stamon will try to escape. Pero look at the flicker galing kay Kilowash. Pero may mid lane, may bakbangan pa rin naman. I am Zach, no mind for down. JP is still alive. The stun will connect against his BB. BB will try to run away. Pero look at the disables and the slows coming from Aura PH. 4-1 agad tayo. Kaya may 2K. Grabe yun, nakita mo, kitang-kita mo naman ni engage it. Like, perfectly timed yung, perfectly timed yung engage dito ni Sylvana. At the same time, the Ying Yang overturn na parang wala ka ng notice, hindi ka na makakatakbo. Pero at the same time ngayon, tinanong dito ni Kriluwash, ultimate pop-up, may lalapo-lapo, and the tower dive! Benedetta secures the kill! Nakuwento pala, no? Medyo dehado yung pagkaya ng Execration dito. Rotation-wise, Aura PH has the control on our map. DV won't be able to do anything dito sa may third and ninth time. We'll try to chase away the enemy, pero siya pa ang ma-chase down. I think they failed to aggravate Team Aura sa jungle camp nila early. No, hindi natin nakita sadly eh. Pero as of now, ang laki ng kalamangan ng Aura PH dito. Pero tuloy ang bakbakan nito. Kill cutie, my fall down. Look at the ultimate coming from Link. Pero ang ganda ng ilan. Don't mag-connect yung ating bursting fireball. Galing kay Eto Max. Eto Max still on the go with the searing torrent. Alam the bursting fireball with connect. Hades will try to run away. Pero disengage siya muna against the three members of Execration. Phantom Step is activated. We'll try to dash away once again. And that is going to be a 1-for-none exchange in favor of Exec. Pero speaking of, ayun nga, one turret has been taken down. I mean, two turrets has been taken down already. Kay Aura PH on 4 minutes on the clock, 5 to the scoreboard. Nakita natin, mahina ako sa mat, kaya 5,000 gold advantage. Pero ayun nga, Benny Cutie trying to engage with TBB. Ayun nga, with a follow-up, yun yung overturn, saktong-sakto. And with a follow-up by Kelra, and saktong alis lang sila dito. Hindi nila masyadong i-engage. But meanwhile, Sylvana trying to scout dito sa may bot. And mukhang mahuli ba dito si Yushong? Yes, it is! Hindi nga doon sa baba, pero sa may top lane natin ang tagalong mahapot si Benedetta against Cornish and Pai. Look at the regeneration na hawak ng Esmeralda. It is not enough not to tank the damage of Benedetta, kuya Y2K. Masakit ang damage ni Lord Hades. And as of now, 5k pa rin ang kalamangan ng Aura PH. Zap dito, medyo na-delay in terms of XP and I think gold as well. As for the item, ayun, ang bilis na wala, no? Pero engaging na lang nga ba sa may mid lane? Tingnan natin, ayun na nga, JP naipit siya dito and Esmeralda with the initiation, and that would be 1-1-1 situation, 1-1 trade-off ngayon. Meanwhile, Zapnu just trying to get himself into the fight, and the Dragon Pawn with Genra has been initiated dito sa may bandang backside. Benny Cutie also just delaying so much damage, but now with a follow-up by Hades and the pop-up follow-up by Kiluwash will secure the kill. Grabe, ito yung sinasabi natin kanina, no? About the lapu-lapu being buffed recently. And look at this! Two of their members already having Deadly Blade. Smart voice talaga when it comes to choosing the items. Talaga, ayaw hindi pa ako mag-regenerate. Pero speaking of regenerate, hindi pa ako mag-regenerate sa mga membro dito ng Aura PH with the Bursting Fireball. Dami ko pa, eto ba? JP with his ultimate dito. Talagang very aggressive. Will connect dito. The Searing Torrent is not up. Kaya hindi nakakatakas si kuya mo. Eto Max. The turtle is now up for grabs. And is waiting to be taken away by any of these teams. Pero walang gusto. Zapnu's purple box going to be taken away by Aura PH. Ay nako. Na-take away na rin si Zapnu.
nakikita natin ngayon, Hibibi just trying to make engage with QQT, pero unfortunately medyo makuna din si QPH, knowing that he have the tank emblem at the same time. And ayun na nga sinasabi ni Baymax kanina, with the recent bubble black pula po, sobrang viable niya na with regards to assassination and team fight. Kailan, what is happening? Ultimate pop-up by Killuwash. And just speaking of pop-up, the Hilda will also pop up from his seat. Grabe, ang sakit ng damage output ng lapu-lapu ni Killuwash dito. Execration right now is being dominated by Aura PH3. Ang magbakan na tatayan sa mi bottom lane talagang very cute laban sa top niya. Provokot sa generation with the alternate inferno, sapat para mabuhay against the team members. Look at this regeneration. Ang hindi na natin ng fan ni Etomax dito with the bursting fireball. Good pick off para sa side ng execration. But, labang pa rin ang Aura PH na ko medyo dehado sila in terms of rotation. Ako, yun na nga si JP mukhang may ibit, pero follow up with the Lord Hades, yun yung overtime ultimate pop-up by Lord Hades, pero saktong ano lang, saktong bounce out na sila dito, not really taking any casualties on that one. Uy, no. Follow up, give you with that ultimate pop-up, hindi makakali si Sato. Ang Gardea Killuwash is still on the roll. Ultimate pop-up ngayon, Itumax is now low. Killuwash now with the 1v1 situation with Hibibi, but mukhang si Ito makuha pa, dash in. That would be a double kill for Killuwash. Probably make that triple kill. Tingnan natin, ito sustain is enough for him. But no, the follow-up by Call Me Senpai, or rather, Chuck Nu will take it. Actually, hindi natin alam pala kung yung kainit, no? Oh, since Call Me Senpai ka ba sa Chuck Nu or si Vivi? No, there's a possibility eh. Pero look at the item dito. Esmeralda, maganda yung item, Call Me Senpai. No, with this Enchanted Talisman Calamity Reaper as well as yung link natin with the Demon Hunter Sword. Ang problema lang is the setup na kayang ibigay ni QQT. No? Kasi ang dami talaga nilang initiation dito eh sa Aura eh. Nang, yun yung overture ulit. Oh. Numbers out dito. Ito Max again with a flame shot. Secures the kill. And with a follow-up ngayon, Zapru is in the party but it's not enough. Now, QQT securing the kill and Hibibi will just run out. Pero sakong-sakong kinamahan siya na stand dito. And the burst by JP will secure it. Grabe naman with a flame shot combination coming from JP. It is enough to take down the members of Execration. Execration is still being dominated by Aura PH. Aura PH holding the map control against Execration. They're not able to do anything about this kasi once na nag-initiate ng teamfight yung Aura, napipilitang silang sumabay. And look at this, talaga walang takot na dive sa laboratory Aura PH natin dito with the Poly Star with Kia Cutie. But makakatakas, ito yung masakit, binugos mo lahat tapos iniwang ka lang para look Hades talaga naman diving onto the base of the enemy team kasi the dragon taking him down. Deep is being chased pero Kesa disengaged. Killuwash is still on the go pushing onto the middle lane, but Execration is having their mind played by Aura PH. Oh, at sige, kita natin, medyo nag-overextend dito si Hades, pero tingnan natin, Killuwash with Call Me Senpai right now, pero kitang-kita mo yung shield ni Killuwash, parang hindi naramdam masyado si Call Me Senpai, but saktong-sakto, I think health assist na ata with Killuwash, and with that shield, ultimate pop-up dito ni Killuwash, try to 1v1 Call Me Senpai, but the rest of the team probably will follow, pero hindi natin nalaban sila dito. JP with a yin yang overturn anytime that he can hit. Pero naipis sila dito and yin yang overturn. Tumakama na nga and that burst from JP will secure one but he will be shut down then. At the same time, the rest of the team will follow. Wow, and yun na nga, Itumax will fall down. Baymax. Ako, inahabol pa rin dito si Vivi. Kilukos will not stand Brandy Cutie or Kia Cutie actually with that double kill para sa kanyang Sylvana. Eh, ang laki ng problema ngayon ng Execration dito, Kuya Y2K, no? With Zapnu not having his own purple buff, hindi siya magkaroon o hindi niya makuha yung gusto niyang setup with his Tempest of Blade tapos yung mga dashes niya kasi the energy is not enough. No? Once na hindi siya nakasalat ng blades, kulang eh. Pero speaking of kulang, kinuha siya mag-isa. Kulang laban dito sa pagkakembro ng Execration. Pero disengage siya lang din muna ang Exe. They're trying to play safe with the top lane natin with the Tempest of Blade just to try and escape. Is going to be successful nga din naman. Sadly, hindi niya pa na-takedown yung turret natin. Pero Hades is still going to change the pace. Kita is not enough to takedown. Zapdos still alive. Talagang pumasok sa may turret natin. Pero Hades is still the goal. Will not connect to anyone. Pero Hibibi on the chase. JP using his ultimate will not connect to anyone. Pero kaya lang with the dragon form being aggravated by the enemy team. Instead, sila yung nag-set up. Kaso sila yung na-set upan.
Oo, yun na nga, Bemax. At nakikita natin, may follow-up na ulit ito. Kitang-kita ni Kiluwa, Sokas siyang sustainable at sobrang tanky despite of his damage being dealt. Pero saktong-sakto, Kiluwa, medyo naipis siya sa gilid. But the rest of the team, KO Cutie and Benny Cutie, nasa labas lang ng kanilang base. And anytime, pwede siya namang engage. Yun yung overturn. Wala po. Ayun, yun yung overturn. Speaking of that one, Hilda will go down, courtesy of JP. Meanwhile, Colby Senpai is trying his best just to shove it. But yun na nga, walk with the Lord tayo sa top lane. The Lord is marching onto the top lane, and the top lane turret inhibitor has been destroyed. Kelra is trying his best to defend their homeland. Another flame shot is going to be used, pero look at this. Aura PH still trying to kill out the enemy team. Is going to the bases. The top shot, Tito, the gun, KD, but that is not enough. Kiluwa still on the go. Only Senpai is going to fall down in Aura PH, taking game number one. That is one. Subscribe! Follow nyo sa Instagram. Skin giveaway. Skin giveaway, guys.